At nakasunod po sa convoy ang ating kasamang si Emil Sumangil. Emil, nakalayo na ba kayo dyan sa Fort Santo Domingo? Magandang tangali, Pia. Tumatakbo ng 80 hanggang 100 kilometro bawat oras. Itong convoy kung saan pinaniniwala ang sakay na, ang itinuturong Fort Parel Queen na si Janet Lim Napoles, binubuo ng 7 sasakyan, Pia, yung convoy na pinangungunakan ng mga miyembro ng Philippine National Police Special Act Force. Isang coaster na kulay puti na heavily tinted ang nagmamadaling lumabas kanina sa bakod nitong Fort Santo Domingo at binubuntutan ito ng isang ambulansya at mga pickup na marked vehicle ng Philippine National Police. Puro red plate ito, Pia. At mula nang tayo ay dyan sa Fort Santo Domingo, pagbaba natin ang silang hanggang sa makarating tayo dito sa Paseo de Santa Rosa, itong tinatawag na Eton City Exit, yung bawat kanto na ating kaanan, Pia, ay punong-puno ng mga pulis na nakaposte sa bawat kanto. Sa mga oras na ito, anumang minuto mula ngayon, ay lalabas na tayo dito sa South Luzon Expressway. Pinaniniwalaan ito na, Pia, yung convoy kung saan sakay si Janet Lim Napoles dahil sa ating impormasyong natanggap, pagkatapos nating lumabas mula dyan sa convoy na yan, ay isa pa ng convoy na mayroong ding coaster na kulay puti ang lumabas muli doon sa Fort Santo Domingo. So dalawang coaster na itong lumalabas sa Fort Santo Domingo. Ang hindi lang natin mabatid sa mga oras na ito ay kung nasaan si Janet Napoles. Pero sa itsura, Pia, nitong convoy na ating binubuntutan at tinututukan ngayon, mukhang dito ito nakasakay dahil ibang klase ang kilos ng mga sasakyang nakabuntot at nakagilid dito, pati na yung bilang ng mga sasakyan ay hindi bumibitiw doon sa kulay puting coaster. Lumabas na tayo, Pia, dito sa South Luzon Expressway at gaya ng aking nabanggit kanina, pumapalo ang takbo ng convoy ng 100 kilometro bawat oras at lumalabas na mukhang tinabla yung kahilingan ng kampo ni Janet Lim Napoles na basahan siya ng sakdal dito sa Fort Santo Domingo at huwag na sa dyan sa area ng Makati Regional Trial Court. Mukhang ito'y tinabla dahil gumalaw na itong convoy na hinuhulihan. Ang nasa huli ng convoy, Pia, ay isang ambulansya. At sa palagay ko, kung hindi na kami matatraffic dyan sa area ng Magallanes, maging dito rin sa area ng Alabang, ay walang kalahating oras ay mararating namin yung area nitong Makati Regional Trial Court. Napakalakas ng ulan, Pia, dito sa aking kinalalagyan. Kalalabas lang namin ang exit ng Eton City at kami approaching sa Santa Rosa exit. Napakalakas ng ulan. Tumatakbo kami ngayon 95 kilometers per hour pero hindi alintana nitong convoy yung ulan. Nagsi-zero visibility pero ang takbo ay nananatiling mabilis at disidido. Mukhang talagang ididiretso na ito sa Makati Regional Trial Court para sa nakatakdang arraignment ng Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Pia, may katanungan ba kayo? Oh, Emil, actually nakikita namin doon sa live na video nyo, no, kung gaano kadilim at kalakas yung ulan. So mag-ingat kayo sa biyahe. Ah, Emil, balikan ko lang yung sinabi mo na mukhang ang tinabla yung kanyang hiling na doon gawin sa Fort Santo Domingo yung arraignment. Pero hindi ba kanina umaga lang din sila nagsumite ng kahilingan na ito, Emil? Sa impormasyon ating natanggap, Pia, mag-alas 12 kaninang tanghali ng isa lang ng kampo ni Janet Lim Napoles sa korte, yung kanilang urgent motion na ilipat yung sa halip na dyan sa Makati RTC dito sa Fort Santo Domingo. So inaasahan natin na medyo mababago sana yung schedule ng pagbiyahe dito kay Janet Napoles na inaasahang dapat ay nasa Makati RTC ng alauna ng hapon. Pero nakita mo, Pia, mag-alas 12 pa lang ng tanghali kanina, past 12, ay biglang naglabasa na itong convoy na ito, yung marked vehicles ng PNP, kabuntot itong kulay puting coaster kung saan din siya isinakay ng ibiyahe rito, Pia. At Emil, meron ba tayong impormasyon? Kasi alam natin, nung nilipat siya, no, sa Fort Santo Domingo at sa Makati City Jail, nakasuot siya ng bulletproof vest at talagang gwardyado. Ganito rin ba ang sitwasyon ngayon? Hindi tayo, Pia, nagkaroon ng pagkakataon na masulyapan kung ano ang itsura nitong si Janet Napoles nang sumakay siya doon sa coaster. Isa pa, Pia, nang lumabas itong coaster kung saan pinaniwala ang sakay itong si Napoles ay bukod nga sa heavily tinted, nagmamadali na itong kumanan pababa doon sa National Highway patungo Paseo de Santa Rosa kung saan tayo dumaan. At masyado mabilis yung convoy ngayon, di tayo makadikit dahil tayo ay winawalis nitong sweeper ng Philippine National Police Special Action Force. Kaya wala pa tayong pagkakataon na masilip kung ano ba ang itsura ni Napoles, kung ito ba'y naka bulletproof, ano ba ang suit ito, anong tindik, sino ang kasama
doon sa coaster bus, Pia. Actually, yun sana tatanungin ko, Emil, no, kung hinahawi ba kayo yung ating mga kasamahan sa media dyan sa convoy. Pero sige, Emil, abangan namin yung pagdating ninyo sa Makati RTC. Makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat, Emil Sumangil.